Okay, so ayan mga kasinag, no? So ito po ang request ni Shane Esteban. Sabi niya, Boss Jojo, tackle niyo po yung about sa kung saan at kailan pwedeng gamitin ang baril ng isang gwardiya. Maraming hindi nakakalam yan. Okay, so mega shoutout po muna sa ating mga kasinag, sa lahat ng ating mga supporters. Another video naman po tayo. Mga 5-9, salamat po sa inyong patuloy suporta. Salamat sa inyong panonood at pagko-comment sa ating mga video. Ngayon kung bago ka lang po sa channel ni 5-9 Juicy Nag, ngayon ka lang po nakapanood, nakadalaw, maaari pong pakilike, share and subscribe. Pakiring na rin po ang ating notification bell para po updated tayo sa mga upcoming videos ni 5-9 Juicy Nag. Ngayon kung mayroon po kayong correction, mayroon kayong karagdagan, kung sa tingin nyo mali, kulang ang aking video na to, maaari pong paki-comment down below para karagdagang kaalaman po sa ating mga 5-9. So yan pa pag-uusapan natin ngayon mga kasinag sa ating video nito. Kung saan at kailan pwedeng gamitin ang baril ng isang gwardiya or security guard. Susubukan po natin sagutin to ulit personal na karanasan at sa ating mga natutunan sa ating training. Okay, tulad po sa ating title, no? Saan at kailan pwedeng gamitin ang baril ng isang gwardiya or security guard? So definitely ang tanong na saan, sa mga post or area lang po natin. Kasi hindi naman natin pwedeng dalhin yung baril natin sa labas ng ating area of responsibility unless otherwise na tayo mag-escort ng valuable items and big amount of money. So definitely sa mga area lang po natin in general kung saan tayo nakapwesto at kung saan yung jurisdiction natin. Kailan? So yan naman po ang sasagutin natin, no? So kung kailan, wala pong nagsasabing batas, no, na hindi natin po pwedeng gamitin yung baril. Wala rin pong nagsasabi ng batas na kung kailan mo po pwedeng gamitin yung issued service firearm sa atin mga security guard. Okay, pero uli, dahil inisyuhan tayo ng service firearm, mayroon tayong DDO, license yung firearm, may license tayo, definitely po pwede natin gamitin yan. Ang tanong lang, kailan? Okay, so para po kay 5-9 Juicy Nag, pwede natin gamitin ang ating service firearm, no? Uli, ang baril is para lang po yan iputok at pumatay. Hindi po yan ginawa para gamitin sa kung ano paman. Hindi yan ginawa para pangpokpok, gawing martilyo o ibato. Ginawa lang po ang baril para iputok at pumatay lang po. Okay? So yan lang po talaga ang purpose ng baril. So kaya tayo binigyan yan para po protection. Uli, ano po ba ang trabaho natin bilang isang security guard? To protect lives and property, maintain peace and order within the vicinity of our place of duty. So kaya tayo binigyan ng service firearm para po sa ating trabaho sa pagprotekta ng buhay at ari-arian. So uli, kailan natin gagamitin ang service firearm natin? Okay, so una-una, kung natatandaan nyo po yung pelikula o rin nangyari sa Ambabanda yung kay Jose Lito Rico, no, na napatay niya lahat ng mga holdover sa isang bangko. Okay, so yung time na yon, isang pagkakataon. Okay, kasi uli para sa akin, situational or circumstantial natin nagagamitin ang ating paggamit ng service firearm. So yung nangyari kay Jose Lito Rico, wala siyang pananagutan sa batas kasi mga holdover yung pumasok sa bangko at mga kriminal yung mga yon. So ayon, napatay niya lahat ng mga holdover. So meaning, nasagot natin yung isang tanong kung kailan po pwedeng gamitin yung service firearm. So po pwedeng siyang gamitin kapag mayroong mga unlawful criminal na pumasok sa 2-0 mo o sa area mo, pero depende uli sa lugar. Tulad ng bangko, kapag may holdover, kung kaya mong patayin yung mga holdover, wala kang pananagutan sa batas. Mga criminal, unlawful, no, aggressor yung mga yon. Okay? So bukod sa perang kukunin nila, pupwede rin silang pumatay ng tao kapag mayroon silang nakitang kakaibang kilos. So pupwede mong ipagtanggol kasi nga poprotektar mo yung buhay at ari-arian.
at yung big amount of money or valuable items. Uli, sa sitwasyon na to, nag-perform ka ng basic function mo to protect lives and property. So, pinagtahan mo lang ang buhay at ari-arian nung client natin. Okay, so next, kailan mo pa siya po pwedeng gamitin, mga 5-9? So, laging natatanong yung self-defense. No? So, doon sa isang video ko, meron akong itinakil doon, diniscuss na isang self-defense. Iyon naman ay true-to-life story ng isang ng dalawang 5-9 natin. Yung isang kaso niya is nababa sa self-defense. No? So, ito ang pangalawang pagkakataon na po pwede mong gamitin yung iyong issued service firearm. So, ang pangalawa, no? When a person is exposed to actual and imminent danger. So yan, kapag naandyan ka sa sitwasyon na yan, pupwede mong gamitin yung service firearm mo bilang self-defense. So ano po ba yung actual imminent danger or exposed to actual imminent danger? Ano po ba ang ibig sabihin nun? So ang ibig sabihin lang po nun, kapag ang buhay mo ay nasa bingit na po ng alanganin or kamatayan. Okay, so natatandaan ko pa doon sa mga uli na atinan nating training na ang sabi sa atin ng nagtuturong pulis, isa lang ang buhay natin kaysa tayo ang mapatay, unahan mo na. Okay? Pero pagdating sa korte, kailangan mong patunayan na self-defense ang nangyari. Okay? So, in casual conversation, casual explanation, saan mo ba at kailan mo ba pwedeng gamitin yung baril mo at kailan mo sasabihin na ito'y self-defense na? Okay. So, doon sa imminent, no? Actual and imminent danger, ang ibig sabihin po nun, kapag ikaw po talaga is wala ka nang makikilusan at maaari nang mapahamak ang iyong buhay. Okay. Ang sample po natin uli dyan, kung ang kalaban mo o ang umaaway sa iyo may hawak na kutsilyo, hindi mo po pwedeng barilin yan. Kahit na nilapitan ka na, hindi mo pa rin siya pwedeng barilin. Bakit? Ano po ang ano diyan? Ano po ang dahilan? Ang baril po kasi at ang kutsilyo ay malayo ang diferensya. Kutsilyo, pag sinaksakan yan, pwede kang hindi agad mamatay. Kahit dalawang beses sinaksak. Pero ang baril, pwedeng isang putok ka lang, makapatay ka. Patay ka na. Okay? So, hindi mo pwedeng kumpara ang kutsilyo sa baril. Ang sinasabi ng mga nagtitraining sa atin, kapag mayroong umaaway sa iyo, may aggressor, no, unlawful aggressor na may dalang kutsilyo o may dalang pamalo, so umiwas ka. Kausapin mo siya, umiwas ka. Umiwas ka ng umiwas. Pero kapag andun ka na sa sitwasyon na wala ka nang may iwasan at patuloy pa rin siya na umaatake sa iyo, pwede mo na siyang putukan. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng exposed to actual and imminent danger. So, mayroon pong doctrinal roles. So, pag sinabi yung doctrinal, kautusan, mga katuruan, mga turo na kailangan sundin. Doctrine, katuruan to, mga aral. No? So, ito po ang doctrine. Ito po inabasa natin sa isang court order. Uli, ang sabi, it is a doctrinal role that when an unlawful aggression which has begun no longer exists, the one making a defense has no right to kill or even to wound the former aggressor. So, ang ibig sabihin lang po nun, kung wala ka na sa panganib, no, wala ka ng karapatan na patayin or saktan man lang yung umatake sa'yo. So, ibig sabihin, ang pangalawang pwede natin gamitin ang ating service firearm kung ito po ay self-defense. No? At uli, ang self-defense ay dapat patunayan mo sa korte na ito nga ay self-defense. So ano ang sabi sa mga paalala ng korte kay ito, kasi mga court decision to, no? The accused or the suspect must rely on the strength of his, no, evidences and not on the weakness of the prosecution's evidence the moment the accused admits the commission of the alleged criminal act. So, ayun, no? Kapag nag-invoke ka, nag-inadmit mo, nag-invoke ka ng self-defense, dapat mag-rely ka sa iyong
sa malakas mong ebidensya, no? At hindi doon sa kahinaan ng prosecutor. Kasi kahit na mahina ang prosecutor, kasi napatay mo yan, kung wala kang malakas na ebidensya at witnesses, maaari pa rin mahatulan ng guilty at hindi maging pabor sa iyo ang self-defense. So, yun. Sana po naintindihan nyo, no, hindi po tayo attorney, no, para po magpaliwanag ng ganung kaklaro pagdating dito sa self-defense. So, ulitin lang natin, no, kailan pwedeng gamitin ang baril or issued firearm ng guard or security personnel. No? Una uli, sa pagprotekta ng buhay o ari-arian ng client natin. So, yun yung pagpiperform mo ng duty mo to protect lives and property. So, nasabi ko na yung sample natin kanina. Okay, so yung pangalawa uli, yung sa sarili mo, yung self-defense, yun po uli yung kapag expose ka na, kapag ang buhay mo ay nasa bingit na ng alanganin or kamatayan. Uli, sa English nga sabi, when the person is exposed to actual and imminent danger. Yan, pwede mo nang gamitin yung service firearms mo. Okay, so ayan lang po ang masasabi ni 59 Juicy na uli sa mga mapanood na mayroon pong alam na mas malalim na paliwanag o kaalaman tungkol dito sa kung kailan po pwedeng gamitin ng mga security guard ang service firearm o para iputok ito. No? Kung pwede pong paki-comment down below para po uli karagdagang kaalaman ko rin yan kung hindi ko pa po nasasabi o hindi ko pa alam yung alam nyo na po pwede nyo ma-comment dito. So ayan, maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang po ulit muna tayo. Ito po ulit ang iyong 59. Si 59 Juicinag, nagsasabi magandang araw, magandang buhay, ingat-ingat po ang lahat. Stay safe, God bless. Yes, sir.